You are now watching Showbiz Snap, your daily showbiz update. Overwhelmed at sobra-sobra nga po ang pasasalamat ng Department of Health kay Angel Locsin. Pero sa kabila po nga niyan, hindi po makapaniwala ang mga netizens sa naging desisyon po ng Department of Health na ayon sa kanila, disapprove ang nasabi nga po mga tents. Unit Tents West Stand PH, ito nga po ang organization campaign para po ma-help matulungan ang pag-resolve ng overcrowding sa mga hospitals. Dahil nga po maraming hospitals ang hindi na nakakatanggap ng mga patient, ay naisipan nga po nitong si Angel Locsin na makagawa ng mga isolation tents or mga mist tents kung saan ay pwede nga po mamahinga doon ang mga pasyente or mga frontliners. Maaring kahit mga hindi pandemic patients, at least yung mga patients na pwedeng mag-stay doon sa mga tents na iyon. Kaya naman gumawa itong si Angel Locsin ng isang funds para makapag-raise nga po ng mga tent na ito. Niliwanag din po ni Angel Locsin ayon po sa kanyang Instagram, narito po ang kanyang sinabi, "Because of your overwhelming support, we are happy to announce that we have sufficiently funded the Unit Tent Wet Stand PH campaign. With a full and grateful heart, we are now ending the fundraising and will no longer accept cash donations through PayPal, PayMayo, or bank account. Pero tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng hospital tent sa mga hospital. Thank you very much." Ito po ay April 13, 2020 at 12:03 a.m. Yan po ang naging announcement nitong si Angel Locsin. Pero narito po ang naging pahayag niya. Dito nga lang pong kamakailan lamang po sa pag-announce nga po ng Department of Health na wala pong kasiguraduhan ang nasabing tent. Ayon sa sinabi po ni Angel Locsin, "Due to your generous donations, we were able to provide tents to 69 hospitals today during this process. Some hospitals have requested sanitation tents to help decrease the viral load for those coming in and out of their healthcare facility. The team was able to find a credible supplier complete with certification of effectivity and safety." Yan po ang paliwanag ni Angel Locsin. Maaari dahil nga po sa naging pahayag ng Department of Health. Pero sabi niya, "Respecting the Department of Health latest announcement date April 10, 2020 at 5 p.m. at Unit 10 West 10 PH would no longer be donating sanitation stents but would still continue to help our healthcare frontliners with tents that they may use for themselves or for patient care." Yan po ang naging pahayag or paliwanag ni Ms. Angel Locsin dahil nga po sa hindi nga po daw aprobado ito ng Department of Health. Pero dahil nga po sa ibang hospitals na nagre-request ayon kay Angel Locsin, patuloy pa rin po silang magbibigay kung ire-request po ng hospital. Pero isang hospital na po ang nag-request, hindi para magbigay ng tents, kundi para po alisin ang tents na inilagay po doon ng grupo ni Angel. Ito po ay ang PGH. Sabi nila, ayon naman sa Department of Health, walang kasiguraduhan kung safe nga ang paggamit ng mga ganitong uri ng tent, kaya hindi ito inire-recommenda ng kagawaran. Pero agad namang nilinaw ng Department of Health na sumusunod ang grupo ni Angel sa ipinapatupad na protocol hinggil sa mga idinodonate na mga misting tents. Pahayag ni Yusek Rosario Bergire, nakausap na nila ang aktres tungkol sa kautusan ng Philippine General Hospital na tanggalin ang misting tents na kanilang sinet up doon. Yan po. So, pinapa-pull out na po ng PGH. As of now, mukhang Philippine General Hospital pa lang naman po ang nag-request na tanggalin ang mga misting tents doon. At hindi po natin alam kung magfa-follow po ang ilang hospitals na nabigyan na nga po ni Angel Locsin. Dahil doon sa kanyang update, ayon sa kanya, 51 hospitals na po ang nabigyan. But anyway, hininto na po ni Angel Locsin ang pagtanggap ng mga cash dahil okay na po daw, enough na ang mga kumbaga ay ang kanilang fund para po makapagbigay ng mga tents sa mga nais, mga ilangan nito. Halimbawa, mga frontliners, nag-request sila, pwede nila itong gamitin na para sa kanilang sarili or doon sa mga patients nila. For example, the doctors, meron silang clinic, ayun, pwede nila sila mag-request kay Angel Locsin. So, yan na lang po ang naging pahayag ni Ms. Angel Locsin. And anyway, siguro kung marami pang funds itong si Angel, maaaring mga food para sa frontliners. So, ano po ang masasabi nyo sa ating article na ito?
Ilagay lamang po ang inyong opinion sa ating comment section. Images courtesy of Miss Angel Locsin, social media account. And thank you for watching Showbiz Snap.